Hi guys, my name is Rox and welcome to my channel. So for this video, i-review natin tong Celatech 24 Hours Photo Ready Foundation, Liquid Foundation. If you want to know more about this product, just keep on watching. So this one is 35ml liquid foundation. This comes with the box and squeezy tube siya. Nakita niyo naman. So babasahin ko muna yung mga claims niya. Okay, here. Celatech Dermacosmetics 24-hour ready, photo-ready liquid foundation with SPF 30. Dun pa lang, maganda na siya. This one cost 700 plus pesos. Lalagay ko na lang dyan kung magkano. Tignan natin kung worth it ba siya dun sa price na 700 plus pesos. Okay. This one is dermatologist tested and hypoallergenic. Parang yung clinic na makeup line. Yun, parang ganun siya. And may mga skin benefits rin to, I think. Okay. Micropigments and silicone elastomer support skin matching correction, allowing it to be suitable for all skin tones and types as it conceals dark circles, age spots, and other blemishes. Collagen peptide keeps skin elasticity and helps reduce wrinkles. Wow, ang dami niyang claims, okay? Proven and backed up by an open clinical trial conducted among women aged 18 to 50 years old. Yun. Kaya nga yung mama ko, ito yung una niyang ginamit na foundation. Until na-discover niya sa akin yung Nature Actor, yun yung ginagamit niya ngayon. So, sa kanya to. Hi, baby! Say hello to them. Okay? Alright. This one comes in three shades. The light, the natural, and the beige. This is natural. Medyo maitim siya sa akin nung tinry ko. Pero, carry na rin. So, ilagay na natin. So, ayun guys, lalagay na natin. Hindi ko na nakita sa inyo yung pagpahid kasi hindi ko pala na-play yung video. Yan. Tignan natin kung matatakpan niya talaga yung pimple marks and yung mga pimples ko. Ayan o. Oh. Medyo, ayan. Pimples ako ngayon. Guys, baka matakot kayo ah. Nakatakot yung contact lens na gamit ko. May electric fan kasi sa harapan ko. Kaya, sakit ng mata ko pag walang contact lens. Mabilis kasi mag-dry yung mata ko. Nakatakot. 15mm ata ko. Hindi naman malabo yung mata ko. Pero ginagamit ko siya kasi pag sumasakit yung mata ko, kapag nahanginan, pag walang contact lens. Yan, tignan natin. Sa screen ako ng laptop, nakatingin. Hindi masyadong na-cover niya yung mga veins sa mukha ko. Dito. Pero, yung mga pimples and pimple marks and yung nanal dito, hindi rin masyado. So, try natin magdagdag pa. Another layer. Parang ano, sayang, no? Kung ang daming layer yung gagawin natin. Kasi, mahal niya, 700 plus. And na-try ko na rin to. Tumatagal nga siya talaga ng 24 hours. Pero, kapag medyo, sa una hindi ako nagsiset ng powder. Hindi kasi ako mahilig magset ng powder pag nagpa-foundation ako or BB cream. Pero kapag medyo tumagal, nag-oil up siya, kailangan mo talaga ng mag-powder. Kahit yung Johnson's BB powder lang, BB ko.
Ayan, nadagdagan yung coverage ng konting-konti. Pero ayoko nang dagdagan yung layer. Hindi pa rin... Siguro, medium coverage to. Pwede na. Pero maganda. Maganda rin yung coverage niya. Hindi nga lang sobrang-sobra. Ayan. 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 Pakita ko sa inyo. Yan, dito sa may area na to. Totoo, medyo nakakatakip siya ng pores. Totoo yun. Kasi may pores ako dito. Open pores dito. And dito sa nose, dito. Yan, nakakatakip nga siya. Pero yung mga pimples and pimple marks, hindi masyado. Sa pores, maganda siya. Parang yung Maybelline. Maybelline yung matte. Yung na-review ko nung nakaraan. Yan, so... Okay siya. And tumatagal rin talaga siya, guys. Nung nagamit ko siya before, oo. Matagal siya. And kailangan mo lang iset na ng... Kailangan mo powder pag nag-oil up ka na. Kahit dry yung skin ko. Normal to dry yung skin ko. Kinakailangan ko pa rin mag-powder kasi hindi siya good for oily skin. Sa bagay, wala namang sinabing matte siya. Matte finish. Finish siya kaya. Carry lang. Okay guys, so final thoughts regarding this product. Nag-red lipstick ako, tinignan ko lang kung bagay siya sa red lipstick. Okay naman. Mas bagay lang sa red lipstick yung shade na light, which is yung shade ko talaga. Ito kasing Celotec, hindi naman siya masyadong maputi. Kahit yung pinakamaputing shade niya, hindi ganun kaputi, unlike sa ibang foundation. Kasi nga, tatlo lang yung shade niya, light, natural, and beige. Itong natural, okay lang rin naman pala siya sa akin. Kaso, ginamit ko to dati. And nung nag-oxidize, kasi acidic ako eh, pag nag-oxidize, iitim sa'yo yung foundation, iitim yung... Ayun nga, pag nag-oxidize, umiitim siya sa akin, sobrang itim niya, tapos ang pula, ang pangit tignan sa skin ko talaga. Kaya mas prefer ko yung light sana para kahit mag-oxidize yung skin ko is okay pa rin tignan. Ayun, so... sa personal, pag tinignan nyo siya sa salamin and sa araw, ayun, pag tinignan mo siya sa personal, mukhang porcelain din yung skin mo. Parang porcelain eh. Parang yung sa manika, ganun siya tignan. Yung pimple marks lang is medyo hindi nga natakpan. Pero yung pores, parang yung Maybelline rin. Parang medyo mas maganda pa nga yung coverage nito sa pores kesa dun sa Maybelline. Kung yung price, maraming foundation na mas mura na ganito rin yung coverage like nitong Maybelline Fit Me. Pero kung yung sa skin benefits and yung sa SPF, SPF 30, hindi ka nagagastos sa sunblock, kung mahili ka mag-sunblock, okay na rin siya sa 700 plus pesos. Pero kung isipin natin is medyo mahal pa rin. Pero kung kaya naman ng budget, why not, diba? Kung mas mahiyang ka naman doon, and kung mas hiyang yung skin mo, kasi medyo light nga to eh. Pag, parang wala sa, yung baby ko, sorry ah. Parang wala lang naka, parang wala lang nakalagay sa ano mo, sa mukha mo. And yung amoy niya, nawawala rin siya. Pag tagal. Pero mabango yung amoy niya, guys. Gusto ko yung amoy niya. Ayan, guys. Medyo, mas mukha ka lang may foundation. Hindi siya masyadong natural looking tignan. Ganun. Sa bagay, foundation naman kasi. Hindi siya masyadong natural looking tignan. Pero, maganda. Yung, maganda siya sa mukha ko. And sa skin tone ko. Para talagang porcelain yung mukha mo. Kaso nga, pag yung sinet ng powder, ang oily-oily niya. Grabe, kakalagay ko pa lang. Tignan niyo. Ayan o. Sa my nose area lalo. Tsaka dito. Yun ang oily. Oily yan. Halatang-halatang may foundation ka. Mas halatang may foundation ka dito kaysa dun sa Maybelline na medyo pag suot ko yon mas natural yun. Tignan sa akin. Parang wala akong foundation. Sa bagay. Kasi nga, matte finish yun. Ito hindi. Pero alam nyo, once or twice a year,
ata, parang nagsisale tong Celetech. Lahat, almost lahat ng product nila in kasama tong foundation na to, nasa 400 plus or 500 plus na lang siya. Pero tuwing nagsisale siya, laging nakabili na yung mama ko kasi laging ubus na. Tapos, mga wala pang 1 week, saka siya magsisale. Pero, ayun, kung may budget naman kayo, kahit di nyo siya bilhin on sale, kung gusto nyo yung ganitong foundation na sineset pa ng powder, pero may SPF 30 na siya nakasama naman. And mabilis siyang mag-oil up talaga kahit dry yung skin mo. Kahit normal to dry yung skin mo. Medyo mas halata yung pimples ko. Yun lang yung napansin ko sa kanya. Nakakover niya yung pores ko, pero yung pimples ko parang medyo na-emphasize. Parang ganun. Kasi, tignan mo, even yung pimple marks, hindi niya masyadong matakpan yung mga nakaumbok-umbok na ganun. So, guys, nung sinerge ko yung price niya, lumabas sa Watsons na 450 pesos na lang siya. Hindi siya sale, kasi pag sale, nakabura yung price na original, tapos sa baba yung bagong price. And may bago rin silang shades. Honey and sand. Dati kasi yung light, natural, and beige lang. Ngayon, nadagdagan ng dalawa. So, lima na yung shade. Ayan yung natural. Ito yung beige. And honey, sand. Tapos, ito yung light nga. So, 795 pesos siya dati. Ngayon, 450 na lang. Hindi ko alam kung bakit nagbaba. Siguro para mas marami rin bumili. And yan, ito yung swatches nila. Pakita ko sa inyo. Yan. Light, natural, sand, beige, and honey. Diba? Yung parang in reality, yung kulay nila talagang wearable. Hindi sila yung sobrang puti. Para, kaya okay sila sa Filipina skin, yung mga shades. Hi guys! Pahabol lang pala. Wala akong primer na gamit. Siguro mas maganda siya kung gagamitin niyo yung Peak FX kung hiyang kayo doon. Kasi mattifying primer yun eh. Kapag oily yung foundation. Pero dahil hindi siya matte finish, tingnan nyo, kakalagay ko palang medyo nag-oil up na siya kahit hindi naman ako oily skin. So, sa katulad ko na hindi mahilig mag-set ng powder, hindi siya convenient kasi hindi talaga ako mahilig mag-powder after ng foundation. Hindi siya convenient na gamitin ko. Pero sa inyo, carry lang naman. Yun. So, okay siya. Medyo mahal lang. Pero yung skin benefits, okay. Yung lalagyan niya, okay. Huwag nyo lang siyang maalog ng sobra. Tapos tsaka nyo bubuksan, nope, tatapon siya lahat. Ilang beses nang nangyari sa akin yun. Medyo makalat. So, say goodbye. Thank you for watching this video. See you on our next video. Bye-bye! Puti mo.